a lesson to be learned. Matagal na ako nagsabi sa inyo, kandidato pa lang ako pagka-presidente, na ang priority ko kung sakali ako'y manalo, na kung kaya lang, matapos na sana ang korupsyon sa gobyerno at ang kriminalidad, lalo na ang druga. Nag-warning ako sa inyong lahat niyan. And if you'd care to ask, there was a time about 2 months ago where I called for all the mayors all over the Philippines to assemble in Malacañang. Marami silang pulis, kaya tatlong bats. At kinausap ko sila, and my message was really very simple. Huwag kayong pumasok sa droga because it will destroy my country. Alam mo, pagbayan ang pinag-usapan, wala tayong pinag-usapan. At sabi ko, huwag ninyong sirain ang mga anak namin kasi karamihan po sa atin, kagayong kayong mga pulis, unless you have a private business, ang ating pag-asa at ang ating kayamanan dito sa mundong ito ay ating mga anak. Alam mo, walang mayaman dito sa ating nakatindig ngayon. Walang mahirap. Unya, inigkatiguang nato ang mapalit sa atong medisina, oxygen, ang mabayad sa hospital o punerarya, inigkamatay nato atong mga anak. Kita kay mga anak na kaagitag kalisod sa atong ginikanan, kapobrehon. Sa ilang katiguangon, in their old age, we are responsible for their welfare. Kagaya ko, pagkamatay ng nanay ko, I was the one na halos magprinda na lang rin ng lupa para isustener sa hospitalization sa akong inahan. Kasi walang anak na gusto niya makita yung tatay pati niya mamatay. Kaya ginagawa natin ang lahat. Ang ganon din ang mangyari sa akin. Maybe in about 3 to 7 years, wala na rin ako. And I do not expect my daughter and my 2 sons to answer for the financial, even in the burial, sana. Kaya ganon ang masakit sa akin as I ponder on those things. And I have been to the Middle East na nakita ko gaano ang mga tao dumabuktot na lang og trabaho. Sa ubang lugar, tagtulo ka trabaho mga nurses just to earn enough money. Kahit ang magtanaw ko nila, mga Pilipino gawas, naniniya nga rin, gawas ang mga lugar na naasa nakasign atong mga anak. Sabi nila, gwapo ang kinaboy. Buktot silang tinarbaho nga ito. Ang masakit dyan para sa akin, kanang mga asawang maadtog laing lugar sa Middle East. O niya, ang umbana, usapod ka lugar diha sa Afrika. Nakit-an ako ang separation agony sa usa ka nanay o tatay nga wala sa ilang balay kay nagtrabaho, nagpakamatay trabaho para makapaiskwela o ilang anak. Putang ina ninyo. Sinabi ko sa iyo, huwag mong gawain mo yan kasi nakaka. Kadaghanan nga ito ma-rape anang kultura, anang lugara diha sa Afrika. Kaya magtrabaho ka diha, apil na ang rape. Para kang slave, you are treated as a slave. And yet, ang mga kababayan natin, sinisikmura nila yan. Just to earn money, to remit to the family so that their children can finish their education. Ang masakit diha, when a family is left alone by the father, or by a mother, or both, that family becomes dysfunctional. Because there is a prey
gusto sa magbarkada, musulod og mga basig unang unsa-unsang bisyo, karon ang siyabo. Magtanaw ko sa akong mga isig kataong Pilipino. Siguro mamatay ko ugma o karon. Di mahabutang akong kalag basig magmulto-multo pa ko. If I fail to do the things that I must do because I am your bona. Unya ang mga tao wala na'y makita ang kaayuhan sa ilang pamilya. Pag uli nila, makita nila ilang anak na buang na nanulong sa druga. You know, kayong mga pulis, mayroon din kayong... Kaya dito, I am ordering the PNP chief, dito man si Bato, to order somebody there in Krami to prepare a list wanted. Kayong mga pulis na sa droga o ng layas, ang bayad ko sa ulo ninyo, 2 million. No questions asked. Diyan magtatanong kung sinong pumatay sa iyo, kisi Huda, I want you dead, down, dead. Kanang mga pulis nga nanibat, though for one reason or another, were involved in the killings of their fellow policemen. Matagal ko nang alam ito. Mayor ako ng Davao for 23 years. Magandang economy dito, sa totoo lang sa Ozamiz. Pero ang inyong ekonomiya, kadaghanan po na maligya o syabo niya ang supply. Nagtanawa ang atong sitwasyon karon. Even ngadto sa Lanao del Sur, ang unang bakbakan dito, it was not about a rebellion. It was about the Maote gang producing syabo to fuel the insurrection. Kaya nung unang mga pulis pumunta doon, patay. So the Marines, the armed forces, had to be the persons who would make the entry. Kasi kaharap mo doon mga M60, bazooka. So what happened? O tingnan mo. Now, magtanong kayo, ang Pilipinas, are we or are we not a narcotic country? Yes, we are. Kung hindi ako na presidente, hindi ko naman talaga alam noong mayor ako, alam ko sa siyudad ko, ang Davao mayroon. Pero pagka pumasok ka dyan sa duga, patay ka talaga. Ngayong presidente na ako, sinabi ko doon sa mga governors pati mayors, do not ever, ever fuck with drugs. Because if you destroy my country, I will kill you. I've been repeating that. Human rights, putang, wala akong pakialam sa inyo. May trabaho ako at gagawin ko. If you destroy the youth of the land and rob us of our most precious, ang ating mga anak. Yun ang tinatamaan ninyo. Kaya ako nga rin presidente, mayor, magdubot ko sa nag-antos ang akong katawan. Di ko kaya yan. Bakit isakripisyo ko second generation after this? Kung ganito ang sitwasyon, ano ang pag-asa ng mga anak natin dito? Putang inang bayan na to. Kung lahat na lang, pati customs. Sabi ko, tama yan silang makritiko ko. Eh sabi mo, mag-presidente ka, 3 to 6 months. Hindi ko alam pagpasok ko, eh Davao lang kasi ako. So ang tin plate ko, Davao. Eh Davao, kita mo, nakapunta na kayo lahat doon. May duga, pero sabi ko, maglaro ka doon, patay ka talaga. Yung putang inang De La Cruz na yon taga rito, taga Davao yan. Halos pamilya niya, walang ginawa kundi kalukuhan. O, tinan mo umuwi, di patay. Hindi, wala akong, pero to think na yung pamilya na yan, puro Duterte yan sa eleksyon. So sinabi ko, pagkakano walang kaibigan sa akin. Either patayin kita o patayin mo ako, pareho lang sa akin. Basta stop.
stop, I said, playing with drug. Ang mga mayor, mayor ng Albuera, ito si Parahino, lahat, hasta pamilya. Kita mo itong, look, kayong mga police and the army. Look what happens if drug is allowed to flourish in a place. There is narco politics. May election ba dito na malinis? Ako gago ako, niwala akong isang pinatay na. Ako paggalit ako sa iyo, inahamon kita ng barilan. Alam ng pulisya ng buong Pilipinas. Pinapadro ko kayo kung gusto ninyo. But I never killed him. Sabi na politiko, kalaban ko, bakit patayin? Pag-umpisa ko 1988, diretso-diretso na ako. Hindi ako nakatikim ng talo, naging presidente ako. And that is the reason why I feel so bad about all of these things. Kasi nalaman ko, paano ko makontrol in 6 months, 3 to 6 months? Ang mga generals na police, nandyan. Tapos ang mga Bureau of Customs, yung ahensya na inaasahan ko, yung police, putang ina na sa droga. So how can I succeed even if you give me the whole of my term? Hindi nga na para ng Amerika ngayon. Alam ko na, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Hindi ko naman nakalai yung Bureau of Customs na yan. Akala ko kalyado ko. Pero si Paidon is not the one. He is not that kind of person. Hindi ko siya nadinipinsan. Si Paidon has written me thrice to law, asking me to relieve him. Noon pa yung pag-umpisa pa yan. Sabi niya, hindi ko natupad yung pangako ko sa iyo. And he was right. Hindi niya, hindi ko na-control siya, hindi ko talaga kaya. Eh, because the customs is pagka-X-rated pa, hardcore, it is corrupt to the core. Kung makita mo dito buong Pilipinas, magagandang bahay, magagandang, BIR pati police. Tingnan mo yung mga bahay nila. Tingnan mo yung mga kotse nila. Kaya ako nag-governing, hindi naman ako nagpakapalinis. Meron ako mo, pero yung putang inang korupsyon, hindi ko style yan. Pati, I will not sit on my ass. Magpaburot ko sa akong lubok sa office of... Nahayaan ko yung bayan ko na lulutang sa droga. Eh, anong sabihin ng tao sa akin? Eh, kasi kita mo yung panahon niya. Kaya ako nagalit, tinawag ko yung former president Gonggong. Eh, talagang Gonggong siya. Tinanong siya, kumusta yung tingin pagtingin mo sa... fight against drugs. Anong sagot ng is simple-minded rin talaga? Sabi mo, wala mang nangyari. Ito lang nangyari. Bakit ka magsagot ng ganun? Iyong na-embargo ko na shabo, katumbas lang sa 6 years niya. Ako mag-iisang taon. Tapos sabihin niya, wala nangyari. Masakit yan. I am sensitive because marami na akong police na matitino na matay. Marami na akong sundalo nandyan sa mga araw-araw yan may patay. Kaya kung you oversimplify everything para namang iniinsulto mo yung mga matay doon. Yung unang birada doon, hindi yon rebellion. The police were there to serve a warrant. Tingnan mo, narco-politics. Tingnan mo kung anong magawa ng isang pamilya, hinawakan niya ng isang syudad. Ang mga tao dito, yung nakatikim sa kanyang patronage, politika, trabaho, yan. Iyak-iyak kayo. Sumunod kayo at kayong isusunod ko. Hindi ko hintuan to. Hindi na ako hinto dito. That's why my order to the police and to the human rights, if you are listening, stupid, I said to the police and the military,
destroy the apparatus, the organization of drug syndicates. Kaya ikaw, pag namatay kayo, ma-mayor ka, ma-congressman, governor ka, pasensya ka. That is my order. I cannot fight. No. Sige, mag-operate kayo kay mayor para hinog, patay kay Erguera, isa-isa yun. No. Hindi mo matapos to. Saan ba yung... Sino may lawak na listahan dito sa army? Pinapakita ko lang sa iyo gaano ka tindi ang buhay ng Pilipino. Pistahan na, putang ina, puro nadrin hasta mga judges. Nga no, matingama mong mga matay na sila, Pati polis. Una ko mahawatan ang iyong pangalan, kipahigong makatay ka na. Tanga. Eh, lukuhin mo ako. Ipatakot ako sa Manila. Pagdating doon sa Itza, banbanatan ka diyan sa Malipay ka. Wala, baka mga high profile, kung umano na police, bantay mo sa... Pero kamong butan, pag-abot sa panahon, kada birthday niyo, mga 1 million, okay na. Ha? Basta ako wala akong magkulang. Kaya ito namang the inquisitive mind. Bakit karon daghang pulis nagtrabaho? Kasi protektado ko. If the police and the military get into trouble in connection with the performance of duty, maasahan mo, hindi talaga ako papayag makulong kayo. Sorry na lang. Huwag kayong ano. Kaya yung Albuera na yan, yung CNN, hindi ako tumatawag. Hindi ko alam ang cellphone eh. Bato. I do not make calls. Alam mo, pag nagamit ako ng cellphone, sino ang nakikinig? Ang Amerika, China, Russia, pati yun dito, magkalaban mo, kikinig lahat yan. Eh, ako, mayroon ako sarili. So, nakikinig ako palagi. Hello, love. Kita tayo dyan sa ano. Si love ni. Ang ako, maning love, tagatawagan ng iwaan eh. Duha na dahil may anig mo umun. Gawin ang tawag, basta ako, sabi ng Secretary of Justice, sabi niya, sa cabinet meeting, President Murder, paano? Yun lang pwede mo makialam. Trial? Trial. Sige, trial. Conviction? Sige. O, humana mo. Tapos na yung investigasyon, trial. Sabihin ko lang ngayon sa publiko, anong susunod na ito? May baraha akong nakita dyan sa Constitution. The President shall have the power to pardon. Either absolute or conditional. Or can grant amnesty with the concurrence of Congress. Yung pardon exclusive po yan. Kung ngayon kayo nandyan, nasa problema na yan, maasahan ninyo. Ngayon sabi nila, si Albero may walang baril. Walang pakialam dyan. Ang sabi ng pulis, may baril. Diyan ako maniwala sa inyo. Ang warning ko lang, do not lie to me. Just tell me the truth because there is always a remedy. In the performance of duty. Wala kayong problema. Convict mo. Tapos, sir, balita, sir, convicted raw kami. O di maayo. Di pagkagustuhan na ex-convict, ha? O, pagkaman, felicitin siya. Reclusion perpetua raw, sir. Si
kung aid. Iparag pardon niya. Pag humagbasa sentensya, ipabasa po na ko ang pardon. Restored, granted absolute pardon, restored to full and political rights. Udarang ko ang PNP, promoted to the next higher rank. O, ayaw po ninyo yan? Ayaw, yung na di mo gusto, ana. O, di sige, ayaw na lang. Kanya-kanya tayong para. I cannot control Congress. They can always... I cannot control the courts. Putang ina, mga korapon. Prosecutors, maraming korap. Anak ng fiscal ako noon bago ako naging mayor. Ito lang, pumunta ako dito just to assure you. At kayong mga taga-Ozamiz, nakatikim na kayo ng narco-politics. It is here to stay for a while. I hope that I can get rid of it before I go out of my office. Sana lang naman. Maabotan ko. Dandahanin ko na yung sila. Total yung listahan yan. Pwede maman yan. Isa kailan sa barko yan. Hindi mo kailangan patayin. Dalhin ko doon sa South Pole kay Tugnaw. Doon ko sila bitawan. Sige, swing-swing mo rin sa ice. Antod mo gahi mo mga putang ina ninyo. Basta ako, I am committed to that. And do not ever think it is declared is unequivocal. Sarah, duwalay duha. Equivocal is duha. Or ambivalence. Ang pag-anon ka. Wala ako dito, wala. Dirito-dirito ako. What can I assure you is meron ng mga benefits, but before I go out, President, meron na akong seed money na 20 billion. Kung makuha ko yung amount na 50 billion, hindi na ninyo maubos yan. Ang interest lang. Ito sa edukasyon ng mga anak ninyo. Alam mo kita yung mga sa gobyerno, we are always conscious na as we travel, as we work, baka ma-timingan kita. Be careful with the NPAs also. They are very active. Yung namatay doon sa Mabini, nakatanggap yun ng Glock. Pasila, ang army yun, binibigyan ko ng Glock. Sabi ko ba, pag board ko kanina, sabi ko kay Chagger, yung Eastern Command, you have to change yung doctrines ninyo, change it. You must study somehow. Ewan ko, andyan man yung mga official na sila ang mag-aral kung paano. But ito sila bato, they've been there. Second lieutenant pa ito dumating sa Davao. Ako na ang ninong ng kasal nito. So kakalabas lang na sa PMA noon sa Davao. I was also a fiscal. So sila yung mga veterano, lalo na sa Davao yung Sparrow. Be careful with the... Lalo na armas kayo kasi naghahawa kayo ng armas. And better is, wag lang kayong maglabas na mag-isa. Dalawa o tatlo. Tatlo may mag-isang maghawak ng M16. If you're in doubt, shoot. Ako na lang mga ipusaylo. Huwag dili mao. Uy, si konsihal man dahin eh. Mayang listahan, yan. Wala man. Sa una ni Ron. But sabi ko, change your doctrine about dealing on. At saka dito sa mga is a new style of fighting. Kagaya ng yung nakikita ninyo sa CNN, BBC. Building for building. Kaya when they went in there, everything was already prepared. We knew that there was a build-up. But we never thought that may underground at naka-stuck. Kita mo hanggang ngayon may bala. All we have to be is to be very careful about, you know, the whole thing. Baka maka may reinforcement. Alam ko pagod na ang ating mga sundalo, pati police, but you just have to make the sacrifice. Tsaka hindi ko kayo pabayaan. Kung may anak na kayo, sigurado makatapos yan. Libre naman ngayon ang edukasyon. I just signed the law.
yung 50 billion, yun yung mga bata na gusto mag-doctor after 4 years. You want to enter the law. No. Alam mo kasi, wag naman masanang ma-insulto. I do not mean to offend anybody. So the best learning centers kasi because of materials and everything, tsaka the comforts, UP, Ateneo, Lasal, mabigyan naman sila ng, pero yung, hindi na ako gagastos ng anak ninyo, sige hit-hit, binuang yan, binugoy, pero ng tao yan. So yan ang ipangako ko sa inyo. Dito, automatic, pagka may nabiyak, lahat yan, since the president ako, pag simba ko lang, but you know, iya, lahat naman tao na mamatay. Pati ako nga dito, hindi ko alam kung, pero mayroong, hindi mapabayaan niya, dukasyon pati. Lahat ng asawa ninyo, automatic yan. Kasi ang PIS na dito. Ang taga Malacañan. Mauwaw ra ba? Ihatag ka naman sa pulis mo rin inyo. Wala pa may biyuda. Magpatay pagkag pulis niya. Ang sige gadag listahan. Yun ang isa ang pagkaano automatic yan. Napan mo ito, usually DILG, field work, but as near as the barangay na where your family resides. Saka for peace. Pati ang importante kasi dyan sa ating mga tatay. Kasi kanya, ako ganun eh. Ako sa totoo lang, na minsan na checkpoint ako doon sa Davao. Ito ko talaga yung important dito sa ulo ko. Alam mo, ang pumasok sa isip ko, hindi naman takot mamatay. I was just trying to figure out. I would remember the last noise that I would hear would be a burst to be gone. Pero ang pumasok sa isip ko, pamilya. Yung Sebastian na yan, sige, tangag-tangag anak ni Darna. Madyan pa yun sa tiyan ng nanay niya. Ang naisip ko, sabi ko, kaawa ng mga bata, hindi makakita ng tatay niya. Nakalusot ako. Kahit ito si Season, isa rin ugok. Baya na gusto niya, siya lang ang sosyalista. Ako daw peke. Baya ako mang hindi sosyalista, I'm always left because migrants lang kami dito sa Mindanao. Dumaan din kami ng hirap. Dumaan kami ng demolition ng bahay namin. Tapos, just because you are not joining the armed struggle, PK ka na. Ang kasaganya kasing inis, ugok. Ang gusto niya maging leftist ka o sosyalista ka, na kailangan sumali ka sa New People's Army, magipag-away ka. That's my style. Gusto mo, daan natin ng politika, lilipat ka agad ako sa partido ninyo. But it has to be a mainstream political party. I do not want to kill a Filipino just because of ayaw mo yung... Ang armed struggle ang ayaw ko dyan, hindi ko gusto. That's the problem. Masuluhin lang na sila lang ang marunong magpatakbo. Kung they have monopoly of talent in this world. Kung magsalita. Kaya kung magkikinig mga NPA, kala ninyo sino kayo. It is as if kayo lang ang may prinsipyo sa kinabuhi. Kikita mo na pero ko, pre-education, ang mga plan reform, ang irrigation, wala na ibayad. Pinanggal ko lahat. O hindi ba naman tulong yan sa mga mahirap? Wala nang irrigation fee ngayon. So, like 5,000. Masa mangita ang farmers ang nag-ibayad. Tinanggal ko yan. Sa medisina, at least meron. Kanalo ko na, maramay atong kita. Kaya nga, dapat alisin natin yung that hinders our progress. Yung papasok na negosyo dito sa Mindanao kung ganun ang sitwasyon, na komunista left and right,
apil na po ning mga terorista, sige kidnap. Dalawa, tatlo ang kalaban ninyo ha, criminality, mga hold upper. Ito famous ito sa mga kuratong baliling. Yung unang kuratong baliling ni Diktador Alquesa, police ninyo, chief ninyo noon, okay yun because they were used to fight against the communists in PA. But yung maulawa na si Diktador Alquesa, tsaka nagkasakit na, it deteriorated. Pumasok sa kuratong yung baliling, ang ex-army, pati yung mga bugoy, mga tulisan. Ano itong sigig pang hold up sa Manila, RCBC, harap-harapan. Kaya itong mga pulis na sumali, kung gusto ninyo ng pera, no questions asked. 2 million per head ako. Free, gusto ninyo, may dagdag ako, free Hong Kong. All expenses paid. Samahin mo asawa mo, okay. Kabit mong ubanon, si Paon, taka. Butang ko naman sa problema, puto. Promoting what? Philandering. Ako basta law and order. So ayaw ko yung, I said, you are now freed of narco-politics. Huwag mo sabihin wala talagang tao na matapang nito. Do not ever, ever allow politicians. Yung dito may history kayo, mga 4 na police over the years attributed to the si Albuera Mayor may pinatay yung 6. Harap-harapan pa sa palengke. Binaril niya. Police. Ayaw sumunod. Ito mga tao na ito, akala ninyo criminal kayo. Yung tao may prinsipyo, pinapatay ninyo. Dito tayo mag-inkwentro. Then you will have to contend with the armed forces of the Philippines and the entire PNP. Pati ako. And I will not hesitate. Sabi ko nga, destroy. Destroy the apparatus, the organization. Kung may mamatay, sorry. Collateral damage, magpahilas ka pa, demanda. Tangina mo ro. Ang iluloko mo ang buo ko sa mes, pati ako. Justice. Pila ka taong nabuang, pila ka taong mga bata na rape, hantod pat yun. Ito sa Bulacan. Buta na di-rape ang nanay nga buta, di-rape ang asawa, pinakialaman pa yung 1-year-old ni tugtog ba. Kita mong epekto ng droga. Ano, ang isang lugar na may tama ng droga, walang tamang politics. Look at the Albuera. Hasta ang mayor dito ni Addo, katong giilisa niya, yung pinalitan niya, pumunta ng Davao. Sumbong sa akin, sabi niya, Mayor, anong maitulong mo sa akin? Sabi ko, maitulong kasi bigyan kita M16, puntahan mo sa bahay isang umaga, ratatan mo lahat. Bakit ka man matakot magpatay? Bakit sila naman marunong pumatay? Mamatay, matayin lahat sa mundong ito. Sino bang lulusot na buhay? Kaya yan magsabi, patayin ko kayo dyan. Sabi, mali ka. Putang ina mo, ikaw rin may itlog iwaa ka. Mag-ganon na style. Matanawa sa Davao. Wala yan si Duterte. Wala bitaw. Kay mawala ka man. Yan ang problema dyan. Ako'y imong anao. Natuon ako sa imong balay. Tinuon lang. Ganon style ko. Patok ko sa imong balay. Inot ako. Ang sagit panghita daw ko ni mo. Ganon ang style ko. Ngayon, tayo dito. Alam ko dito, gimana ni City Hall. Noon ang City Hall, pagbantay mo dahil mapintik, tagbato nga dako. Hot doon to yung mga isa. Ay, nako. Remember, I'm still have 5 years. Hindi ninyo ako mapatay. Utang, hinahinayon to yun mo. Pero kayong police na nagtatrabaho, pinili natin ito.
maliit lang talaga ang sweldo. Totoo lang. Hindi ako magtaka yung mga pulis na Manila yung sa mapipilitan. Kaya ang utos ko ganito, ano mang problema ninyo, mag-communicate lang kayo sa chief of police ninyo at tatawag kay Bato. Sabihin, sir, assign ako dito sa station. May problema ako. Ano ang problema mo, sir? Ano, kasakit ng whoever? Cancer, sir, lakogbero. Sige. Sabihin mo sa akin, ako'y magtatambal, tanan. Kumingon ka, sir. Sir, may magandang babae dito, sir. Miss Samis, ayaw ako sagutin. Guwapo naman ako, kaya lang may asawa ako. Ay, tunto, huwag ka na dyan. Ibigay mo lang sa akin. Presidente. Ignore na lang sa uban, success mo. Sino success? Sino ayaw na magandang babae? May sayin ang nawala, hindi ka na magkabiro na magandang babae. Kung guwapa, di, paibawa ka una ako. Pangita ang naglayang imo diya. Kung hindi magdugay kayo, I still have to honor so many commitments tonight. So, mulupad na ko. I'm here to congratulate you. Mabuhay ang PNP. Mabuhay ang nagsakripisyo of kato mga taga-Ozamiz nga nitindog sa tyranny against kamoy amo sa. We are just workers, inyong mga police ako. We are workers of government. Wala nang official. Nothing of this sort. Bayad kami sa aming trabaho. So, no problem. Tawag lang kung anong magawa ko para sa inyo. Hindi mo na kailangan punta sa mga insik dyan, madurugista. Kaya ko yung bayaran ng we do not have to beg steel or borrow. Ano sa mga daghan ko? Ano? No. May we request the President for a photo opportunity with the men and women of the Philippine National Police, Police Regional Office 10 in 3 batches. At yan ang naging talumpati ni Pangulong Duterte sa kanyang pagbisita sa Ozamiz City Police Station sa Misamis Occidental. Muling inisa-isa ng Pangulo ang mga masamang epekto ng iligal na droga sa buhay ng mga kabataan. Ipinakita rin ng Pangulo ang umano'y updated narco list kung saan kabilang umanong ilang pulis. Dahil dito nagbabala siya sa mga pulis na sangkot sa iligal na droga. Muli ring inihayag ng Pangulo ang 2 milyong pisong patong sa ulo ng mga pulis na sangkot sa mga pagpatay sa Ozamiz City. Idiniin ng Pangulo ang kahalagahan ng peace and order. Pangako niya sa mga taga-Ozamiz, susubukan niyang masawata ang problema sa droga sa lungsod sa loob ng kanyang termino. Kaugnay naman sa issue ng katiwalian sa customs, sinabi ng Pangulo na ilang beses na raw na nagsumite ng resignation si Customs Commissioner Nicanor Faildon pero hindi niya ito tinanggap. Natili pa rin daw kasi siyang tiwala sa commissioner. Sa kanyang talumpati muling binatikos ng Pangulo ang New People's Army at si CPP Founding Chairman Jose Maria Sison.